May body sila. May body yan. Kasi nagkakaramdamin. Pero wala na, hindi na siya nasa physical body. So nasa body siya. Siguro masabi ko rito. Pwede sabihin spirit body ito. Dito na gawin. Kasi hindi naman pwedeng Giovanni. Eh, sabi, ang Giovanni parang nasa bride. Eh, ito si Mayaman, check na hindi kasama ng bride ito. Now, sabi ng Mayaman, pababain mo sa akin si Lazaro at isawsaw yung dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamitin niyo aking dila kasi nahihiraman ako sa alab na ito, yung apoy na ito. Nauna mo na maging, siguro, itanong natin sa ating isip. Literal ba na apoy yung nararamdaman doon ng mayaman? So, hindi literal na apoy. At hindi rin, wala na rin yung physical, yung oo doon na literal, wala na rin doon. Pero masabi ko, nandiyan yan yung spiritual. Kasi ang trabaho ng oo, ngat natin yung physical. Yung ating kaluluwa, hinangat ka din yan, di ba? Minsan sinusunod yung ating buhay. Eh, wala akong lahat na nakakaramdam yan. Pag tayo nakagagawa ng bagay na sa pagkakamali sa Diyos, lalo sa atin ang malingkod ng Diyos. Parang sinusunod yung ating buhay. Now dito, ang hinihingi ng mayaman ay basahin lang yung itulog lang sa tubig. Ibig sabihin, patak lang ng tubig ang makakasapat para matigawan siya. Pero kung literal na apoy, isang baldig tubig. Kahit na 10 drops siguro, hindi pwedeng mabugna yung tubig doon. Ay, yung apoy doon. Kasi apoy ng impyerno yun. Yeah. Di ba? Apoy ng impyerno. So, naniwala ko dito ngayon, na hindi literal na apoy yung kinaroonan ng mayaman at hindi rin literal na tubig yung kanyang hinihingi. Kasi anong sabi niya? Bigyan mo, papuntahin mo si Lazaro. Anong, to comfort me. To comfort. Kasi naghihirap ako sa blame. Ano ang pwede mag-comfort sa atin, lalo na sa atin? Word. Sa 1 Thessalonians 4, verse 16 to 18, yung last verse, tinalakay doon about the rapture. Pagdating sa verse 18, sabi na ni Paul, comfort ye one another with these words. So, word lang. At ito, patutunayan ko, na word talaga yung hinihingi ni Lazaro. Ano na, yung mayaman. Kasi, sabi niya, papuntahin mo sila. Ano ba ang tipo ng water sa atin, di ba? Water ay word ka. Sa Ephesians chapter 5 verse 26 or 7, yung water, it cleanses, it comforts. Sabi doon sa ano, sa Thessalonians. So, ang hinihingi ng mayaman ay mag-comfort siya sa kanyang kalagayan. Kasi siya, natuturmin. Natuturmin siya doon. Yung kanyang, ano ang dahilan? Bakit siya natuturmin? At ba't kailangan niya ng comforting words? Dahil nung siya'y nasa lupa, alam natin, wala siyang panahon para sa mga bagay na spiritual. O yung pagpapayaman, material, financial. Kaya siya naging mayaman eh. Di ba? So, ang kanyang buhay sa lupa ay bawang pagpapasasala sa mga bagay na pangmundo. Wala siyang kinalaman sa mga spiritual na bagay. Eh pagdating doon, hinihingi niya na ngayon mga spiritual na magkukomfort sa kanya. Now, patutunayan ko ito, doon pagdating doon sa, sabi ni Abraham, hindi pwede. Hindi pwede pumunta si Lazaro dyan. Merong fixed goal na mamagitan sa atin. Ikaw hindi ka pwede pumunta rito at yung nandito hindi pwede pumunta riyan. Now, anong sabi nga, humihil pa ulit yung mayaman. At kung gano'n ang mga Abraham, papuntahin mo na lang si Lazaro doon sa bahay ng aking magulang dahil may lima pa akong kapatid. Ayaw kong maranasan din nila yung nararanasan ko dito. Di ba? Yung torment, sabi nga sa baba. Okay, torment. Lest they also come into this place of torment. Bakit siya humihiling na pupuntahin si Lazaro? Para mag-Bible study. Di ba sabi doon? Mas maganda kung yung patay ay maling mabuhay at magpatutuo, mangarap doon sa aming tahanan. Maniniwala sila. Ayan sabi ni Lazaro, ni Abraham, hindi, sabi niya. Kung hindi sila maniniwala kay Moses,
sabi ng sabi ni Abraham, naroon, 20. Yes, again. Abraham said unto him, we have Moses and the prophets, let them hear him. Naroon, merong magbabaybulista naroon para makaiwas sa paghihirap yung mga kapatid mo para hindi sila makapunta rito sa presbyterian. Nandoon si Moses, ibig sabihin, nandoon ang mga lingkod ng Diyos. Mangarap. Pero kung hindi sila makikinig kay sa mga propeta o sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, Moses and the prophets, kung hindi sila maniniwala doon, hindi rin sila maniniwala kahit yung patay ay muli mabuhay para magpapunta.